Hello po, kamusta? This is me again, ang inyong Ate Mai. And welcome back dito sa aking channel. In my today's video, pag-usapan naman natin, ano po ba yung mga sinyales or yung tinatawag nating sign na tayo ay magkakapera? So, sa pang-araw-araw ng ating buhay, may mga nararanasan tayo na minsan ikinamamangha natin. Bakit natin nakikita ito? Bakit nangyayari ito? Yun pala ay dahilan or sign na ito ay isang way upang ikaw ay madulutan ng isang swerte or yung tinatawag nating ikaw ay magkakapera. So, bago po ako magpatuloy dito sa aking i-share sa inyo ngayong araw na ito, gusto muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyo pong panonood dito sa aking mga video. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, first time yung napanood itong aking video na to, please don't forget to click the subscribe button, ganun din ang bell button upang updated ka palagi sa lahat ng mga bagong upload ko. At ano po ba itong mga sinyalis na tinutukoy ko? Naku, napakarami po na hindi nyo lang alam nangyayari pala ito sa inyo at ngayon nyo lang malalaman na ito pala ay sign talaga na ikaw ay magkakapera. So katulad na lang ang unang-una po, kayo po ba ay nakakaranas palagi nang nakakakita ng number 8 na yung sa tuwing kayo ay lilingon doon, makikita nyo number 8. Minsan maglalakad kayo, makikita nyo mga number 8 diyan. Basta yung number 8 na yan, kahit saan man ninyo nakikita, alam nyo po ba na ang pagkakakita natin ng number 8 ay sign po na kayo ay siswertin or kayo ay magkakapera. At ang pangalawa naman po, kayo po ba ay mahilig magkape? Naku, kung kayo ay mahilig magkape, alam niyo po ba, kapag tayo ay nagtimpla ng kape, hindi naman agad-agad ito po ay bubula. Meron namang bula pero hindi po karamihan. Ngunit alam niyo po ba, kapag iyang tinimplahan yung kape ay mabula, as in napakaraming bula, na hinalo niyo lang ng ilang beses ay bumula na talaga ng sobrang dami-dami. Iyan po ay sign. Isa rin po iyang sign na kayo ay magkakapera. At kung kayo naman po ay may mga tanim na katulad po ng money plant, lahat ng mga tanim nyo ay nagbubulaklakan, lalo na po kapag money plant. Naku, hindi po napakadaling bumulaklak ang ating money plant. Kailangan talagang alagaan natin ito sa dilig at upang ito ay magkaroon ng bulaklak. Ngunit alam nyo po ba na kapag ang mga halamang nyo yan ay namulaklak, ito po ay masasabi natin isang sign na kayo po ay suswertihin at kayo ay magkakapera sa mga darating na araw. Naniniwala din po ba kayo sa mga paru-paro? Dahil alam nyo po ba, ako naniniwala dyan. Kapag may pumasok na paru-parong kulay puti, kulay itim, or kulay brown, di yan sa loob ng inyong bahay. Yung tipong hindi nyo namamalayan, biglang may pumasok. Alam nyo po ba, yan ay isang sign din po, isang sinyalis na kayo ay magkakapera. Bakit po ako naniniwala dyan? Kasi nangyayari po iyan sa akin. Every time na ako ay makakakita ng puting paru-paro at pumapasok dito sa loob ng bahay, ay talaga namang agad-agad may dumarating na blessing. May nangyayaring napaka-positibo at napakaganda. Or kaya yung mga hayop katulad na lang po ng palaka, ng paklong, ayan, iyan po yung mga mostly nakikita natin diyan sa loob ng inyong bahay. Ano po, na kung minsan pinapaalis nyo pa, tinataboy nyo pa iyang palaka, naku, hayaan nyo lang po iyan diyan sa loob ng inyong bahay. Kasi alam nyo po ba na swerte ang hatid nito sa inyo. Sila naman po ay kusang nalabas ng inyong bahay. Ngunit once na makita nyo po sila ay pumasok, huwag nyo po silang papatayin, hahayaan nyo lang po iyan diyan sa loob ng inyong bahay. Kasi ang hatid po nila sa inyo ay swerte. Na ito ay isang sinyalis na ikaw ay magkakapera at madudulutan ka ng swerte. Huwag kayong mag-worry kung merong pumapasok na ganyang kulay ng paru-paro diyan sa loob ng inyong bahay. Kasi ito po ay isang sinyalis na posibleng ikaw ay magkapera or mayroong biyayang dumating sa iyo. Hindi man agad-agad, pero ito ay sa mga darating na araw, nangyayari po iyan. Yan sinasabi ko sa inyong senyalis na kayo ay magkakapera. So, wag po kayong mag-worry talaga dahil yan po ay napakaganda ng resulta. Maganda ang mangyayari sa buhay nyo kapag merong mga pumapasok na paru-paro o kung anumang tipaklong at palaka diyan sa loob ng inyong bahay. Kahit din po ang panaginip na fish or maraming isda or kaya naman ay ginto o kaya naman ay maraming bariya, kaya naman ay ang dumi,
Ayan, mostly nangyayari po iyan sa inyo. Ano po, na minsan paggising nyo, napapaisip kayo, medyo weird yung panaginip nyo, bakit nyo ito napanaginipan. So ngayon, alam nyo na, iyan po ay sign na suswertihin ka sa araw na yon o sa mga darating na araw, o kaya naman, ikaw ay magkakapera. Kaya huwag po kayong magtataka at huwag po kayong mag-aalala kung kayo po ay nananaginip ng mga ganyan. Siyempre, ang hindi ko makakalimutan, normally nangyayari talaga to sa lahat, yung nakakaramdam tayo ng pangangati sa ating palad. Ayan, totoo po yan, kapag nangangati po ang inyong palad, it means na kayo ay magkakapera. Para sa akin, kapag nangati yung kanan palad ko, naniniwala talaga ako na merong numarating na kaperahan sa akin, or biyaya man yan, or kung ano mang kaswertihan yan. Ngunit kapag kaliwa po, ang nangangati sa palad ko, nako, alam ko na po kung anong magiging resulta niyan. Isang pagkakagastusan. So, iyan po ang nangyayari sa akin. Ewan ko lang po sa inyo. Kasi yung sa iba po, ang sa kanila, kapag kaliwa po yung nangangati, ay nagkakapera po sila. Ngunit kapag kanan daw naman yung nangangati, eh talaga namang puro kagastusan ang nangyayari sa kanila. So, depende din po iyan sa inyo. Ngunit, ang pinaka-importante kapag nangati yung palad nyo, it's either kayo ay suswertahin o kaya naman kayo ay may pagkakagastusan. Payo ko lang, if ever lang na makaramdam kayo ng pangangati ng inyong palad, at kung kayo halimbawa ay may suot na short or pantalon na may bulsa, ay inyo pong ilagay itong inyong nangangating palad diyan sa loob ng inyong bulsa, at habang nilalagay nyo po iyan diyan sa loob, i-wish nyo po na magkakapera ako, paulit-ulit nyo pong sabihin yan upang mas maka-attract po talaga kayo ng swerte, ano, upang mas totoong magkapera kayo at idaloy talaga ito sa inyo. Ilan lang po yan sa mga sinyales na ikaw ay magkakapera at suswertihin. Kaya wag po kayong mag-aalala kung iyan po ay nangyayari sa inyo, sa inyong pang-araw-araw na buhay, kasi maganda po ang magiging result niyan sa buhay nyo. And I hope naman ay may natutunan na naman kayo ngayon sa itinuro ko. And kung nagustuhan nyo po ang aking video na to, please don't forget to give me a like. And I hope naman po makita-kita po tayong muli. Hanggang sa mga susunod kong video, mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye-bye po!